So, what's up mga boss? Ito, ang gagawin po natin tutorial ngayon, magko-convert po tayo ng CDI ng salty to sporty na CDI. Diba? Gagawa rin ako ng diagram ng dalawa na ito sa next video natin. So, ganito lang yan mga boss. Itong black wire, syempre, connect lang din sa black wire. Itong orange, connect lang din sa orange. Tapos itong white blue na may stripe na white blue, ayan. White siya tapos may stripe siya na white na blue, ayan. Tapos itong brown, brown, ayan. Tapos itong white na to na mayroong stripe na red, i-connect dito 'yan sa may black. To. Ayan, dyan sa black na mayroong stripe na red na blue. Black na may stripe na blue, ayan. Ayan, gawin natin paliwanag ko kung para saan yung mga yan. Parang ayan na rin yung diagram. Pero mas gagawin ko pa yan ng ano. Itong black, syempre, ito yun yung ano, negative or ground. Tapos, itong brown, ito yung ano, sa mga accessory wire, 12 volts. Tapos, ito pala yung brown to. Itong brown. Tapos, itong orange, ito yung papuntang ano, ignition coil. Tapos, ito namang white, ano na to, white blue, na may stripe na blue, saka yung white na may stripe na red. Papuntang, ano yan, pulser. Yan. Tapos, itong white and red na ito, na stripe, ito yung sa, ano eh, parang sa positive. Tapos, itong white and blue na to, ito yung sa negative ng pulser. So, yun lang naman po. Yan. Tapos, check natin kung aandar ba siya. Tapos pag umandar siya, syempre i-secure na natin yung mga wire para hindi magkadikit-dikit. Umandar naman siya mga boss. So kaya ako nagpalit na ano ng pang sporty na CDI. Actually parehas lang naman sila ng ano eh, ng na sporty. Kaso nga lang tinawag tong pang salty kasi kalahati nito sporty, kalahati nito soul. Yan. So kaya nagpalit ako. Ito kasing stock na CDI ng salty 2018 model up, yan, pataas. Is nagli-limit kasi to. May limit. Eh naka-ano tayo. Naka-carbs tayo tapos miset yung motor natin. So para mas maganda, itong CDI na ano ko 2017 pababa, ayan. Mga ganito yung CDI. Walang limit daw yung mga ganito eh. Yun lang mga boss. Kaya nag-ano decision akong palitan para hindi na siya mag-limit yung ating CDI. Para ukma, tugma dun sa ano, akma ba tawag dun? Akma sa set ng motor natin. Wala na siyang limit. So, ito ay kakabit ko na mga boss. Ganyan ako ano. Kasi dapat ditanggal yung mga pin nito eh, para wala nang putol-putol eh. Kaso hindi eh. Yung dapat gagawin ko. Kasi itong first time ko itong magputol sa motor ko, di talaga ako nagpuputol ng wire eh. Ngayon lang. So ito, secure na po natin. Ayan. Tapos, tuturuan ko kayo ng magandang pagkakabit-kabit ng mga tape. Ayan. Una, ito, banat, tapos paikot. Ganun lang, banat, paikot, para maganda lapat na lapat yung tape. Para secure na secure siya. Di ba? Tapos dodoblehin pa natin siya mamaya ng isang ikot buo naman. Para secure talaga yung ating tape. Ating wire. Tape pa nga. Yan.
Tapos gagawa rin ako ng diagram ng ano, ng sporty. Tapos para hindi kayo malito. Para hindi kayo malito, ang tawag nyo dito, ang itatawag natin dito, pang sporty. Yung maliit na to, sporty na CDI. Yan. Tapos dito sa malaki, is salty. Yan. Tapos, ang bibigyan ko, lalagyan ko to. Gagawin ko ng diagram to sa ano. Yan. Dami, no? Bali ito, 5 wires. Tapos to, 2 wires lang to. Pero di magana iba. Gagawin ko ng diagram yan. Para alam nyo sa susunod. Diba? Para may guide din kayo. Ayan. Tapos baka sabihin nyo, ayan, ito lang yung kinabit ko, di ba? Tapos paano na yung socket na to? Hindi pala yan, ito pala. Ayan, paano na yung socket na ito? Wala na siya connection. Tama, kaya wala na connection siya. Kasi hindi na rin tayo naka carb na stock. Kasi ito, sa tingin ko, naka duktong lang to dun sa stock carb. Ayan. So wala na rin siya connection talaga. Hindi na. Kahit naka-stock carb kayo tapos nagpalit kayo ng CDI katulad nito, wala nang talagang purpose yung isa na yun. Yun lang. Yan, ganyan lang mag-secured ng ano, ng mga wire. Basic yan. So nagkaroon na tayo ng putol. Sayang naman. Pero okay lang yun. Basta maganda naman yung pagkakakabit natin ng wire is okay lang. Asa huwag nyo pamapaanahin. Ugaliing paputol-putol kayo ng wire. Ang pangit ng mamamasira ng wireless. Anong harness. So yan. Last one tayo. Para may kabit na natin. Ayan. So, kung mag-convert po kayo ng katulad na ito, ayan, pwede nyo pong sundan yung ating video tutorial na ito. Walang labis, walang kulang. 100% po, aandar po yung motor nyo. Ayan, walang working na working po. Ayan. Tapos na. Tapos, bigyan natin ng isang round ng ikot. Iyo. Diba? Tapos, ito, hindi ko siya ginupit. Para pwede pa siyang ibalik tas tape na lang ulit, di ba? Ganoon lang kasimple ha. Eh no. Hindi ko siya pinutol talaga. Mga kinat ko lang na ganito. Ayun. Pwede na siya ibalik. Ayun. Ayun. Tara, tape muna natin. Para maganda ulit pagkalabasan. Parang hindi rin tayo nagputol, di ba? Ganoon lang yun, mga boss. Yeah.
siguro itong santi, balay na natin ito. Ayan. Ang maganda tingnan. Uy, kinapos pa tayo ah. Pero pwede na yan. Ayan. Tapos testingin ulit natin, ilagay. Oops. Ano na natin ipasok to. Tapos, suksok na natin. Medyo pahirapan siya isuksok. Siya makita. So, ayan nga boss, nasuksok na natin. Parang nawalan siya ng ano dito. Ayan. Oo, kasi umikli yung wire niya. Ayan. Ayan na siya. Tapos, testing natin pa ano rin. Wala talaga, bloko pa talaga ako. Breather to eh, oil breather. Diba? Oh, ano siya, maantar, diba? Oh. Yun lamang mga boss. Maraming salamat. At na ano, subaybayan nyo yung aking vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, mag-subscribe, like and share, comment na rin, at huwag nyo po kakalimutan mag-pidutin nyo notification bell para sa susunod na video ko po eh ma-notify ko po kayo. Yun lamang po, maraming salamat. Sorry, it's DJ.